bawa ng ating mga modifying circumstances, yung ating jamaa. So nandito rin yung tinatawag po nating nature ng atin pong iba pang modifying circumstances gaya po ng stages of execution. Okay? Stages of execution. Kidlat ng kidlat dito. Okay, next. Ano pa po? So nandyan din po yung sa book 1, yung nature ng felony. Nature of felonies. Nandyan din yung pinag-uusapan natin regarding complex crime. Okay? Yan nga po eh. Okay, complex crime, nandito rin yung tinatawag po nating mga ways kung paano pwedeng magkaroon ng tinatawag nating extinction. Okay, extinction. Ayan. Extinction. Extinction of the criminal liability. Extinction of criminal liability. Okay, so nandyan din yung paano pwedeng magkaroon ng civil liability ang isang offender. Okay, so sa lahat ng yan, wala pa po tayong pinag-uusapan dito syempre ng felony because felony is found under Revised Penal Code Book 2. Okay, so felonies are found under the so-called Revised Penal Code Book 2. So isa-isahin natin. Sir, number one, it is the forfeiture or loss of the right of the state to prosecute the offender or to file the criminal action after the lapse of a certain period of time. So, sir, ano po ang pinag-uusapan natin dito? Pag-usapan muna natin, wag yung ating choice. Okay? Wag yung ating choice. So, pag-usapan natin, ano po yung konsepto? So, sa ating number one, number one, ano po ang pwedeng involved dyan? So number one, ano po ang pwedeng involved dyan? Yung tinatawag po nating forfeiture or loss. So kapag ang pinag-uusapan po natin ay forfeiture or loss, tumutukoy po yan sa tinatawag po nating pagkawala or expiration. Okay? Tumutukoy po yan sa tinatawag nating pagkawala or expiration. Bakit nagkakaroon ng tinatawag nating expiration? Bakit sinasabi nating nag-expire? Ang alin pati ang nag-expire? Alin? Yes, sir, pinalaki ko po talaga. Kasi gusto kong i-highlight kung ano po yung word na forfeiture and loss. Okay? So pinalaki ko po talaga yan. Anong ibig sabihin natin ng word na forfeiture or loss? Pagkawala. So alin ang nawawala? Ang nawawala po dito yung karapatan. Karapatan ng ano po? Karapatan ng state or karapatan ng ating gobyerno. Sir, kapag sinabi po nating prosecute, karapatan ng estado, karapatan ng ating gobyerno nawawala po para masampahan ng criminal case yung ating pong offender. Okay? Karapatan ng estado is already expired. Yung karapatan ng estado natin is already terminated. It is already, sir, tawag natin dito, hindi nag-exist. Therefore, hindi na po natin dapat masampahan ng reklamo yung ating pong offender. So sir, ano po ang tawag natin dito? Kailan siya pwedeng mawala? Kapag ang pinag-uusapan natin ay after the lapse. Okay, so tandaan ha, pwedeng mawala ang karapatan ng ating pong gobyerno para masampahan ng reklamo yung ating pong offender. Bakit? Kasi sir, sa sobrang tagal, lumipas na ang certain period, lumipas na ang mahabang panahon, lumilipas na rin po yung karapatan ng estado para makapag-file ng criminal case. Lumilipas na rin yung karapatan ng estado para mag-file ng criminal action. Eh bakit lumilipas? Kasi sir, sa paglipas din po ng ating panahon. O ngayon, tumutukoy po yan sa tinatawag po nating ano? Extinction of criminal liability. Extinction of criminal liability. So ibig sabihin, kapag nawawala ang ating pong criminal liability, tama po ba nasampahan pa natin ng reklamo yung ating pong offender? Tama po ba nasampahan pa natin siya ng criminal case kapag ang pinag-uusapan po natin ay extinction of criminal liability? Hindi na. So in short, dahil nag-e-expire ang karapatan ng estado, nagkakaroon ng forfeiture or loss
Ibig sabihin, hindi na rin po dapat natin sampahan ng criminal case yung atin pong offender sa paglipas ng mahabang panahon. Okay? So sir, from the word itself, yung tinatawag po nating expiration, ibig sabihin nagkakaroon tayo dito ng tinatawag po nating prescription. Okay? So tandaan natin ha, ang atin pong mga board examiners pwedeng hindi gumamit ng mga similar words or ng mga exact words. Ang atin pong mga board examiners pwedeng gumamit ng mga synonymous words. At kapag sinabi nating synonymous words, pwedeng sabihin natin yan ay ano? Mga kapareho ang meaning pero iba ang makikita mo pong word. Iba ang maki-encounter mo pong mga words. Okay? So kapag sinabi nating expiration, nagkakaroon ng tinatawag nating prescription. Eh, ang tanong, sir, sa number one, meron ka po bang nakikita ditong best answer? Sa number one, nakikita mo po ba yung word na prescription para makuha natin yung tamang sagot? O, sir, alin dyan? So, it is either alpha or bravo. So, therefore, because of the word expiration, nakita mo yung word na prescription. So, again, hanapin mo agad yung pwedeng tutugma sa tinatawag nating prescription. Therefore, eliminate mo na agad ang alin. Eliminate mo na agad ang alin, yung walang word na prescription. Okay? So, saan ka pwedeng mamili? Sa prescription of penalty or sa prescription of crime. Okay? So, ngayon, kapag sinabi natin yan ay prescription of penalty, kailangan makikita mo dito anong keywords natin dyan. Kailangan makikita mo yung atin pong offender para masabing meron siyang penalty, ha? Kailangan nagkaroon na siya ng criminal case. Okay? Kailangan nagkaroon siya ng criminal case. Or dahil sa criminal case na yan, nagkaroon siya ng criminal action. And because nagkaroon ng criminal case or criminal action, nagkaroon ng trial. And because of that trial, napatunayan na yung ating accused is already convicted of a crime. So trial, therefore nagkakaroon ng conviction, and because of that conviction, kailangan magkaroon ng penalty. Eh sir, kung may penalty, dapat po bang magkaroon tayo ng service of sentence? Yes. Okay? Kung merong penalty, dapat magkakaroon tayo dito ng tinatawag po nating service of sentence. Service of sentence. So ang tanong, meron ka po bang nakita ditong criminal case? Wala. Meron ka po bang nakitang trial? Wala. Na meron ka po bang nakitang conviction? Wala din. Meron ka po ba sa number one na tinatawag nating penalty o nagkaroon ng service of sentence? Wala din. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng piliin yung atin pong alpha bilang best answer. Okay? So sir, papasok po dyan ang application na tinatawag po nating number one is called as what? Number one is called as what? Prescription of a crime. Okay? So nilalagay ko ito na lang violet. So, number one is prescription of a crime. Okay? So tingnan mabuti ha. Tingnan mabuti. Okay? Maging kahit pa yan ay objective question, lalo-lalo na kapag yan ay objective question or statement, tingnan yung mabuti, baka sobrang haba ng itinatanong. So keywords, at yung mga keywords, pwedeng exact words or pwedeng similar or synonymous words ang inyong gagamitin. Okay? O punta tayo naman sa number two. Puntahan natin, kanina ang atin pong idiniscuss ay yung atin pong statement. Okay? So ngayon, sir, paano kung hindi ko alam yung statement? Paano kung hindi ko alam yung question? Tingnan mo naman ngayon yung atin pong mga choices or solutions or alternatives. Ito po yung iba't ibang mga choices. Okay? Meron tayong prescription of penalty. Meron din tayong prescription of crime. Meron din tayong both alpha and bravo and none of these. Okay? Yes po, sesend ko rin po yan. Pero wag po ninyong basa-basa isend kung kani-kanino ha. Ito po ay kumbaga meron tayong privilege communication. Huwag namang basta-basta isesend, baka susunod, wala na rin po akong maging trabaho. Kasi wala na akong i-explain, di ba? So kung sa inyo po yan nakuha sa pamamagitan ng acclimentoring, so ibig sabihin sa inyo din lang po yan. Na, pwede nyo namang i-share, pero i-share nyo sa pamamagitan ng atin pong ano,
ng atin pong mga hard copies, huwag na yung mismong soft copy, para meron pa rin naman po kaming trabaho sa susunod. Nakainan yan po ba? Sir, pag-usapan natin this time yung atin pong choices naman. Prescription of penalty, prescription of crime. Kahit hindi mo po binabasa pa yung ating statement or kahit hindi mo pa binabasa yung ating choices, pwedeng ang iyong rationalization. Okay? Pwedeng ang iyong rationalization para naman sa atin pong mga choices or solutions or alternatives. So kapag naisip mo agad, kapag nakita mo agad yung atin pong word na prescription, ibig sabihin, ano po ang iyong maiisip? Matik na isipin mo na ano yan? Expiration. So ibig sabihin dito, sa simpleng pagsasalita, nag-expire. Okay? Sa alpha is bravo. Punta tayo sa number 2 ha. Sa number 2, pag nakita mo yung word na prescription, anong makikita mo? Expiration. Expired ang alin. Expired ang penalty. Kapag ang nakikita mo naman po ay prescription of crime, expired ang alin. Expired ang crime. So ibig sabihin, dahil expired ang crime, dahil expired ang penalty, ibig sabihin, wala na po tayong pwedeng i-impose na penalty. Okay? Wala na rin tayong pwedeng gamiting crime laban po sa ating offender. So ibig sabihin, yung mga related concept sa ating pong penalty, yung ating related concept sa crime, pwede mong i-relate. Pwede mong gamitin bilang rationalization. Eh sir, pag meron nga pong penalty, ibig sabihin, ay, meron na po yung criminal case. Meron na po yung nangyaring conviction. At dahil meron conviction, ibig sabihin dapat nakakulong siya sa loob ng kulungan para magkaroon ng tinatawag nating service of sentence. Para magkaroon ng tinatawag po nating service of sentence. Tandaan ha, nagkaroon ng penalty kasi nagkaroon ng conviction. At dahil merong conviction, ibig sabihin, dapat po bang yung atin pong offender magsaserve ng kanyang naging penalty? Yes. Okay? So dahil na-rationalize mo ngayon yung atin pong mga choices, yung mga related concept na isip mo ngayon, saka mo basahin yung atin pong statement. Saka mo basahin yung atin pong statement. Okay? Basahin nyo nga po yung ating statement. From the word prescription, ano nga po yung pinag-usapan natin kanina? Pagkawala. So, nandyan po ba yung term ng pagkawala? Yes. At ano po yung pagkawala na ginamit natin? There is now the loss or forfeiture. At because of such loss or forfeiture, nagkakaroon po ba yan ng expiration? Yes. Ano po ang nawawala dito? Yung karapatan ng ating estado na mag-execute ng sentence. O ngayon, meron kang nakitang sentence. Therefore, hanapin mo pa yung mga similar concept. Meron din pong nangyaring conviction. So, ibig sabihin, may sentence, may conviction. Ibig sabihin, meron dapat yan na penalty. Okay? May sentence, may conviction, meron siyang penalty. Eh, ang problema, nawawala na daw yung conviction, nawawala daw yung penalty mismo. So in short, hindi mo isasagot ngayon yung prescription of crime. Kasi ang pinag-usapan natin bilang prescription of crime, yung pagkawala mismo ng act or omission dahil nagdaan na ang certain period of time at dahil lumipas ang panahon, nawawala na din po ang karapatan ng ating gobyerno para sampahan ng criminal case. Eh sir, dito wala naman yung mga related concept na binanggit po ninyo eh. Instead, may sentence, may conviction, therefore the loss or the forfeiture is equivalent to what kind of extinction of criminal liability. So kapag ang pinag-usapan natin ay number 2, we are now talking about prescription of penalty. Okay? So you always have to be on guard. So kailangan mentally alert ha. So sir, kaya natin tinatagalog yung karamihan sa mga words na yan para yung mga keywords, alam mo po ang ibig sabihin kahit yan po ay English. Hindi naman kailangan dito ha. Hindi naman kailangan dito na kailangang memorize mo lahat. Diba? Kailangan alam mo ang konsepto at alam mong i-apply. Nagkakaintindihan po ba? Kasi kung hindi mo alam ang konsepto tapos hindi mo pa alam kung paano ang test-taking strategy, eh lalo kang mahihirapan sa pagdating ng ating board. Okay? So next, number 3. Ano ang tinatanong?
Is it prescription of crime or prescription of penalties? Is it prescription of crime or prescription of penalty? Nandiyan na mismo eh. Prescribe. Ano po ang nakalagay? Prescribe. O ano nga pong ibig sabihin natin ng word na prescribe? Ano nga pong ibig sabihin natin ng word na prescribe? O tapos na. Teka, wala na akong penalty ha. Bawal na akong ikulong. Kasi kapag nag-prescribe, oh, tapos na. Ay, bakit mo pa ako ikukulong? Expired na. Kumbaga sa pagkain, hindi na po yan pwedeng kainin. And therefore, sa offender natin, dahil prescribed na ang penalty, hindi na po siya pwedeng mag-serve ng penalty because of prescription of penalties. Eh, ang tanong, kapag ang pinag-uusapan natin ay death and reclusion perpetua, yan po ba yung pinakamabigat na penalty na pwede po natin i-impose laban sa ating offender?